po tayo mga palangga sa ating kusina. At ngayon ay magluluto ulit tayo ng beef picadillo. Ayan, para may iba naman mga palangga. So, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga simpleng ingredients lang ito. Kulang-kulang, pero okay na rin. So, ipapakita ko lang mga palangga ang kailanganin natin sa magluluto ng picadillo. Ibababa ko na lang guys, para ano, hindi na ako mag-i-edit. Ayan, guys. Kagamit tayo ng ground beef. So, ayan. And then, yung ating sangkatirbang ano to? Carrots. And then, yung ating patatas. Meron din tayo dito ang raisins. Ginagamitan ko siya ng tomato paste. And then, maglalagay din ako ng tomato sauce. Yung ating green peas, and then yung ating bawang at saka yung ating sibuyas, and then wala na akong beef stocks mga palangga, so para mas masarap gagamitan na lang natin siya ng nor beef cubes. So ayan lang mga palangga at saka yung ating oil. So ayan, ganito lang kasimple yung ating ingredients sa ating lulutuin picadillo. So let's start cooking mga palangga. So, ayan na guys. Sinalang na natin ang ating mahiwagang kawali with matching mantika. Ayan. So, ayan. Ilalagay na rin natin yung ating sibuyas. Ang dami kong sibuyas kasi yung isang buo, ginamit ko lahat. Medyo malaki siya. So, okay lang yun. Mas masarap naman kung mas marami. So, ayan mga palangga. Good evening sa ating lahat. Ano pong dinner natin? And then good morning sa ibang bansa. Breakfast time din sa ibang bansa. Ayan. So, samahan niyo ako guys. Magluto tayo ng simpleng picadillo. Para rin siyang minuto guys. So, ayan. Hintayin lang natin mag-translucent ang ating sibuyas. And then, isunod natin mga palangga ang ating bawang. Halo-halo lang tayo, guys. Sunod natin si bawang. Ayan guys, saruin lang din natin. And then naglalagay na ako ng pepper. Ilalagay na natin guys yung ating beef, ating ground beef. Then, maglalagay lang tayo ng kunting salt, guys. Yan. Haluin lang natin. Ayan, guys. Ilalagay ko na rin yung ating tomato paste. Ko lang. Ngunit sa kaya nung ano. Kailangan
ilagay ko lahat kasi sayang eh. And then, yung ating beef, since wala tayong beef stock, sa'yo paulit-ulit ako guys, lalagay ko na rin itong ating beef. Alon lang natin ng kunti. Then, dadagdagan na natin siya ng tubig para maluto yung ating beef. Ayan. So, maglalagay na tayo guys ng water. Glass of water mga palangkan. So, antayin lang natin siya guys na maluto yung beef natin. Muna dito. Then, bago natin ilagay yung ating gulay. Ayun guys, pwede na rin natin ilagay yung carrots muna natin. Unang ilagay. Or, anyway, pagsabayin ko na lang. Ayan. Natin ulit hanggat sa maluto yung ating patatas at saka ilalagay ko na rin guys yung ating raisins. Lutuin lang natin guys yung ating patatas at saka yung ating carrots. Yung hindi naman siya overcooked. Das natin ilagay yung ating green peas. Uwin lang natin guys. And then titikman natin kung okay na. Or kailangan pa natin mag-adjust ng lasa. This is it guys. Luto na ang ating beef giniling. So yan, titikman ko muna guys. Okay na siya. Ayan na guys. Okay na. Patayin na natin. Ayan. So, magsasandok na tayo guys. This is it guys! As usual, tikiman na! Ayan! Ito na guys! As usual, titikman lang natin siya ng konti. So, ayan! Ayan guys! Konti lang! Ayan! So, titikman natin guys! Agoy ang init! Ayan, mga palangga! Amputang guys! Mainit! Mainit siya! So, papatong ko siya sa isang plate ulit. So, ayan guys. Tingnan mo, pinagpapawisan talaga ako. Grabe. Ayan, sarap. Nahulog si kutsara. So that's all for today mga palangga. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please, don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. And then, tuloy lang ang laban. Ayan, maraming salamat. And see you in my next one. Bye, love you all. Bye.